Nagimbal ang mundo ng Philippine basketball nang ibinalitang ang isa sa mga pinaka-successful na franchise sa PBA na Alaska Aces ay lilisanin na ang liga matapos ang kumperensya na ito. Pinag-isipan daw nila itong mabuti at ngayon ay magpo-focus na lamang sila sa ibang mga mas importanteng bagay. Nakakalungkot to na balita dahil isa sa mga lehitimong independent team sa liga ang Aces at ikalawa rin sa mga pinakamatagumpay na koponan sa history with 14 PBA titles at may historic pa na Grand Slam. Pero ganun talaga, lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Sa huling 10 kumperensya sa PBA, hindi na ganong kaganda ang pinakita ng Alaska Aces na nagkaroon lamang ng total na 53-57 win-loss record sa eliminations. Pababa na rin ang naging performance ng team matapos ang huling finals appearance noong 2018 sa mga sumunod na kumperensya ay quarterfinals na lamang ang pinakamataas na finish nila. Sa katunayan, itong 2021 Philippine Cup pa nga, hindi pa sila nakapasok ng playoffs nang malaglag sa eliminations with only 3 wins and 8 losses record at 11th lamang sa standings. Yan ang pinakamababang finish ng koponan for a long time. Kaya posibleng isa yan sa mga factors para sa Alaska. Pero ang isa pang malaking dagok ay ang pandemya para sa finances ng koponan, especially noong nag-lockdown at nahinto ang PBA season. Walang laro, walang promotion ng product, walang revenue sa TV at gate attendance at binabayaran pa nila ang mga players ng hindi birong halaga. Na talaga namang mahirap i-maintain lalo kung wala ka namang nakukuhang kapalit o hindi sapat at least. Ngayon, paunti-unti mang bumabalik sa normal ang liga, ramdam pa rin to dahil bitin pa rin sa ipinangakong bilang ng laro ang nade-deliver dahil sa pandemya, ngunit ang gastos ay hindi naman bumababa para sa mga PBA teams, kaya mapapaisip ka talaga kung worth it pa ba. Pero bukod pa sa lack of success ng team at financial ay ang future ng liga. Since 2010s, nagrereklamo na si Fred Uitingsu tungkol sa salary cap. 2011, sinabi na ng Alaska team owner na i-reveal na ang sahod ng mga manlalaro sa liga. Okay naman daw silang magbayad ng lampas sa max eh, pero ang kasalukuyang mababang salary cap ng PBA ay inilalagay lamang daw ang mga independent team sa disadvantage kontra sa mga big market team sa liga. Hanggang 2019, ganun pa rin ang statement nito. Gusto pa rin niyang ayusin ng liga ang salary cap at willing din daw siyang magbayad ng milyon kada buwan sa player basta legal. Hindi yung 420-450k ang max, pero may ibang mga players na kumikita ng 1 to 2 million under the table. Mayroon daw kasi silang mga players noon na ginustong umalis ng Aces sa kadahilan ng nais kumita nito ng mas malaki sa ibang koponan. Pero wag ka, ang sahod ng mga yon sa Alaska ay max na. So paano yun? Hindi raw talaga healthy para sa liga ang hindi pagpapatupad ng ayos ng salary cap. Either taasan daw ito o tanggalin na totally. Pero matapos ang taong paghihimutok, unfortunately, mas lumala pa at lalong nasa disadvantage ang mga small market teams dahil mas madali nang sulutin ang mga players nila sa free agency. Ano man ang dahilan, nakakalungkot na mawawala na ang Alaska Aces sa PBA. Siguradong malaking kawalan to sa liga. Isa ito sa mga teams na mataas ang integridad, di ba? Ang dami ring memories na naiwan ng franchise sa mga fans, ang daming championships at ang daming mga all-time greats na naging parte ng team. Pero ganun talaga, kung mahirap i-maintain ang koponan financially, hindi ganun ka-successful ang team, disorganized or imbalance ang liga, o kung ano mang hindi tukoy na rason, wala naman nang makakapigil pa sa Alaska. Sana lang ay maayos ang makabili sa team. Successful na franchise to eh, diba? Kung gusto mong pumasok ng PBA, you can never go wrong sa Alaska franchise. Pero kung wala namang interesadong bilhin, sana ay maging maayos at patas ang dispersal draft. Yon, ikaw pare ko eh. Anong masasabi mo sa paglisa ng Aces sa liga? Ano rin ang favorite Alaska moment mo? Ikomento lamang yan lahat sa ibaba. I-like na rin ang video at syempre, mag-subscribe.